ay humihingi ng konting unawa sapagkat nagkaroon ng technical problem. Tayo po ay nandun sa portion ng pananalangin, yung prayer request ng Bautista family mula sa New Jersey, ano po, United States of America. Kaya tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, umaasa kami, Panginoong Diyos, na ang kahilingan ng kapatid na Normie Bautista para po sa kanilang pamilya upang sila'y dulutan mo, Panginoong Diyos, ng complete healing and recovery, good health and wellness. At umaasa kami, O Diyos, na ito'y kanilang maranasan bilang pamilya. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kanilang buong kongregasyon sa Trinity Methodist Church. At gayon din po ang lahat ng naririyan sa New Jersey ay umaasa kami, O Diyos, na ang inyong patuloy na pagpapagaling at pagpapalakas ay kanilang patuloy na mararanasan at masusumpungan. At gayon din po, O Diyos, ang kanilang malasakit at kahilingan na lahat po ng mga pamilya na merong kasing tulad nitong karanasan na ito saan man dako sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo. Ay ipagkaloob mo, O Diyos, ang kagalingan at kalakasan. At gayon din po, Panginoon, ang inyong patuloy na pagsusubaybay sa kanila upang sa ganon, Panginoong Diyos, ay tunay na kanilang maranasan, Panginoon, ang pagpapagaling ng Diyos sa kanilang mga buhay at dulutan mo sila, Panginoon, ng ibayong kalakasan, kagalingan at kapanatagan sa kanilang mga puso, kapayapaan at gayon din ng patuloy na pagtutumibay at katatagan ng kanilang pananampalataya upang sila, O Diyos, ay huwag manghina, kundi magpatuloy na sila po ay merong kalakasan na hindi susuko sa laban na ito, laban sa COVID-19. Kundi magpatuloy, Panginoong Diyos, na sila po ay merong pag-asa sa inyo. At umaasa din kami, Panginoon, ng prayer request ng Bautista family para po sa safety, protection at kaligtasan ng bawat isa ay tunay na makakamtan na Panginoong Diyos. Kaya nga po, umaasa kami ng mga panalangin na ito ay inyo pong ipagkakaloob sa amin. Sa banal na pangalan ng Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya, umaasa kami, Panginoong Diyos, na kung saan ay ikaw ang siyang aming laging kapila sa aming buhay. At gayon din na ipinapaabot sa atin yung aking nabanggit kanina na mula kay Alex Manluta na Ate Jean, pag-isabi kay galing kay DS Luis Cruz. Ate Jean, pag-isabi kay Bishop, yung youngest brother ni Ate Jo Frank ay lalaki. Siya po ay pastor po siya ay at nurse. Pastor po siya at nurse sa London, Pastor Larni Soniga. Ayan, salamat sa karagdagan na info na ito pala ay lalaki. Akala ko babae sa kasal yung pangalan, Larni Soniga, na siya rin ay pastor.
at nurse sa London. Kaya well corrected, at purihin natin ang Panginoon at nandun yung ating pagpapaabot ng ating patuloy na panalangin sa pamilyang ito. At umaasa kami na ikaw po ang siyang patuloy na nagbibigay po ng ibayong kalakasan sa bawat isa sa amin. Kaya umaasa kami, O Diyos, na kami po'y lagi mong tutunghayan. Kaya nga sa pagkakataon na ito ay atin pong tayo po'y patuloy na lumalapit, sumasangguni sa Diyos sapagkat importante na tayo po ay patuloy na nakikiisa at nananalangin para po sa lahat ng mga frontliners. Hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, kasama na dyan yung mga hospitals, mga testing centers, isolating centers, at gayon din po ang mga iba't ibang mga facilities na kinonvert pansamantala para magamit sa patuloy na talaga man namang paglaban sa COVID-19 na ito. At umaasa tayo na ang Diyos ay patuloy na magpro-provide ng kanyang pamamatnugot. At gayon din ho sa mga medical doctors, nurses, o other medical practitioners, saan man sila naroon. At umaasa kami, Panginoong Diyos, na ikaw po ang siyang magpro-provide ng talaga namang kalakasan at tibay ng loob at sila'y mailayo din sa anumang panganib ng COVID-19 na ito. At gayon din sa iba't ibang klase pa ng mga frontliners, ano po, sa mga bangko, sa mga supermarkets, sa malls, at gayon din sa mga talaga namang ginagamit upang makadaloy ang patungkol sa kaperahan at gayon din po patungkol sa mga iba't ibang mga establishmento na naatasan din at sumusunod din sa mga patakaran ng enhanced quarantine, community quarantine. Kaya patuloy na atin po silang isinasama sa ating panalangin kay lahat ng mga frontliners na ito, lahat ng mga hospitals, centers, pati na ang Philippine Red Cross, VILG, at gayon din ng Philippine National Police, at ang Armed Forces of the Philippines, lahat ng kanilang mga kawani, mga kagawaran ng bayan, at gayon din ang mga ahensya, mga LGUs hanggang sa mga barangay, at gayon din po mga kapatid, mga kababayan, at mga ride-on sa ating Panginoon, na lahat ng mga kawani na kinakasangkapan ng Panginoon sa mga panahon na ito na nagsisilbing mga frontliners, ay isama po natin sa ating panalangin ang kanilang kaligtasan, ang patuloy na lakas ng loob, at sila'y talaga namang epektibong kakasangkapanin ng ating Panginoong Diyos. Kasama na rin yung Interagency Task Force at yung mga iba pang inatasan ng ating Pangulo. Manalangin tayo. Yes, Lord Jesus Christ, have mercy upon us all. Please hear our manifold
prayer sa lahat ng mga frontliners, mga kagawaran, mga iba't ibang mga ahensya at gayon din ang mga kawani sa pangunguna ng aming presidente at mga secretaries. Umasa kami, O Diyos, na patuloy mo silang pagpalain lahat, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming mga panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Isama po natin sa panalangin ang bansang Pilipinas sa pangunguna ng ating mahal na Presidente Mayor Rodrigo Duterte. Lahat ng kanyang kabinete at sila ay pagkalooban ng wisdom and knowledge from the Almighty God sa maapektibong pagtugon at pangunguna upang masugpo ng tuluyan itong COVID-19 at lalo na na ito po ay na-extend hanggang April 30 itong enhanced community quarantine. At hilingin natin ang Diyos, ang kanyang patnugot, ang kanyang outpouring blessing and comfort, strength and hope that He indeed continuously be providing, ano? At lahat tayo ay talaga naman yakapin natin ang ating pinakatema na together being unified as Filipinos in the entirety of the Philippines. Ang ating tema na bayanihan to heal as one ay tunay na ating pong magagawa ito. At gayon din ang mga abiso sa atin na just stay at home. Ano po? At ating pong ginagawa yung talaga namang physical hygienes. At gayon din ang paghugas ng ating mga kamay, kasama na dyan yung paghilamos, yung pagligo, at kasama din yan yung pagsuot ng ating mga mask pag tayo lumalabas sa ating bahay at gayon din sa ating bakuran kapag tayo ay merong binibili yung social distancing at lahat ng mga patakaran na maaari natin gawin at huwag tayong maging pasaway at matigas ang ulo, kaya ipanalangin po natin ang buong bansa natin. Yes, Lord Jesus Christ, please hear our prayer. Have mercy upon us all. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming sama-samang panalangin. Isama din po natin sa panalangin ang lahat ng mga bansa sa buong daigdig na ito. Sa pamunguna ng mga presidente at gayon din ng mga prime ministers from the top to the bottom at lahat ng mga consequences, mga mamamayan ng bawat bansa ng patuloy na talaga namang pag-iingat ng Diyos ang kanyang proteksyon at pagliligtas, ang kanyang pagkakaloob ng knowledge and wisdom, ways and means sa mga leaders at proteksyon ng bawat mamamayan ay pagkaloob ng Panginoon. Meron din tayong mga kababayan na mga tinatawag na overseas Philippine workers across the Philippines, iba't ibang mga bansa. At meron din mga Filipino church workers and missionaries. Isama natin sa ating panalangin sa dakilang Diyos na ito.
Manalangin po tayo. Yes, Lord, that yes, Christ, please hear our prayer. Have mercy upon of all nations throughout the whole world. Please bless all of this with your manifold safetiness and protection. Gayun din ang aming mga OFWs at mga co-workers. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Isama din natin sa panalangin. Mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoong Heso Kristo. Napagkalooban ng Diyos ng kanyang banal na kaaliwan, kalakasan at biyaya at pag-asa sa lahat ng mga biriba families ng mga napakaraming namatay dahil sa COVID-19 sa iba't ibang dako ng mundong ito. At ang mga namatay na ito, we indeed intercede doon sa isa sa mga huling wika ng ating Panginoon na kanyang sinabi na Ama, Ama, na kanyang ipinagtatagubili ng kanyang espiritu sa kamay ng Ama. At gayon din ang mga brothers and sisters na ito na hindi nakatawid sa landas ng buhay dahil sa COVID-19. I-commit natin sa Panginoon at gayon din ang kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Yes, Lord, yes, Christ, have mercy upon all of our brothers and sisters in the Lord. The so-called Biriba families of heroes. Sila na contracted or infected by COVID-19 at hindi sila nakatawid sa buhay na ito. Panginoong Diyos, dinggin mo ang aming panalangin para sa kanilang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Gayun din mga kapatid at mga kababayan sa ating Panginoong Diyos, isama natin sa panalangin lahat po ng mga churches, lahat ng mga pastor, mga diakonesa, mga missionaries, woman workers, lahat ng mga pare, madre, lingkod ng Diyos, lahat ng mga churches, lahat ng mga membro at mga leader laiko ng bawat church, anuman ang denominasyon, isa tayong lahat sa nag-iisang katawan ng ating Panginoon. Panalangin natin lahat na pagpalain at patuloy na kasangkapanin ng Diyos ang lahat ng mga ito at palakasin ng Panginoon upang makapagpatuloy na nagbiministeryo
na patuloy na nagpapaabot ng iba yung kalakasan at pagkikipag-intercede sa lahat ng ating mga nasa sakupan. At gayon din na ang pangangailangang pinansya ng bawat church ay patuloy na naipagkakaloob. Ano po? Kung kaya't patuloy din sana yung ating pagkakaloob ng ating mga handog, ng ating mga pangako at mga tithes kapag merong gawain katulad nung Thursday, kahapon at sa Linggo at gayon din bawat Sunday para matugunan ang pangangailangan ng iglesia. At gayon din ng ating mga manggagawa. At umaasa tayo na lahat ng ito ay tutugunin ng Panginoon. Manalangin po tayo. Yes, Lord, Jesus Christ, hear our prayers. Have mercy upon of all churches, regardless of denominations. At gayon din lahat ng mga workers, mga kaanib. Panginoong Diyos, tugunin mo ang aming pagsusumamo. Sa pangalan ni Jesus, amen. Gayon din ang na dapat natin na ipagpapasalamat sa Panginoong Diyos na sila na napakarami din, bagaman mas marami yung total cases ng COVID-19, natin pong ipagpasalamat ang pagkilos ng Panginoong Diyos, ang pagpupuri sa Kanya sapagkat merong mga recovered COVID patients sa buong mundo. Magpasalamat tayo sa Diyos. Yes, Lord, yes, Christ, please hear our uttered words of appreciation, thanksgiving, and praising to you for all the recovered patients of COVID-19 in every place and in every nation. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po'y naniniwala, mga kapatid at mga kababayan at mga ka-ride on sa Panginoon, na you have your own personal and family prayer requests, and this is indeed the time for us to bring all of this to the Lord Jesus Christ. Manalangin po tayo. Yes, Lord, please have mercy upon us all.
and hear our respective personal prayer requests. In Jesus' name we pray. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon. Napakasarap ang magpuri na meron pong kasamang pananalangin sa ating Panginoong Diyos. At napakasarap din na hindi lamang yung ating mga sarili ang ating ipinapanalangin, lalo tigit na ipinapanalangin natin ang ibang mga tao. Kaya't awitin po natin itong Are You Able? God to love.
love and loyalty are able still the master whispers down eternity and heroic spirits answer. Now was dead in Galilee. Lord, we are weighable, our spirits are dying. We mold them, make us like the divine. Amen sa ating Panginoong Diyos, sa napakagandang nilalaman ng awit na yan, na tunay na nagbibigay po sa atin ng inspirasyon at kalakasan. Sabagay ito po ay related din sa Lenten season. Mga kapatid, mga kababayan, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, ay maraming salamat po sa ating patuloy na pagsubaybay, pakikibahagi sa Ride-On Ministry, episode 26.5.1, at gayon din po sa inyong patuloy na pag-likes, pag-comments, at gayon din po ang pag-follow ninyo sa page na ito, at gayon din ang inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry sa lahat ng mga kakilala ninyo. Ang lahat ng yan ay pinapasalamatan natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya lahat sa inyo ay shout out to all of you and shout out to the Lord Jesus Christ, na siyang higit na palaging bida at palaging pinag-uukulan natin ng ating pagpupuri at gayon din ang ating pagpapasalamat at gayon din ang ating pagsamba. Kaya ating pong tugay-gayan ng mga kapatid natin na nagpaabot ng kanilang comment at mula doon sa episode 26.5 pagkatapos nagkaroon ng technical problem at nagkaroon ng panibagong point 1 ng episode 26.5. Kaya narito po ang ating mga kapatid na nagpaabot ng kanilang napakahalagang comment mula kay kapatid na Ofelia Segundo Tangonan na Garcia. Ang kanyang comment ay, good Saturday morning, Bishop and family. Thank you, Auntie. At pagpalain din ng Panginoon ang inyong pamilya dyan sa bandang Santiago City, Isabela. At gayon din kay kapatid na Alexander Fabian. Ito po ay dating membro natin dyan sa The Good Samaritan United Methodist Church dyan po sa bandang Quezon City nung tayo po ay nadistino dyan ng sa loob ng 7 taon. Ano po? Kaya't ang kanyang comment ay, blessed Good Friday, Bishop Lito Tangonan family and to everyone. Thank you very much sa comment na ito, Fabian family, at representing this family, Brother Alexander. At pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong pamilya dyan sa United States of America. At gayon din ang kapatid na DS Reverend Nestor Ramos Tangonan, at ang kanyang comment ay, please pray for Santiago City, especially our frontliners now in the COVID-19 positive case. At yan po ay atin pong ipinanalangin at purihin po natin ang Panginoon, but we still
pray and intercede with that prayer request in the mighty name of Jesus Christ for all the frontliners dyan sa Santiago City for your protection and safety. Amen. Sa Panginoon, an added comment from DS, Reverend Nestor Tangonan, God bless your ride-on ministry. Thank you very much, and God bless you too and your ministry in the district. Pagpalain din ang Panginoon. At mula kay Reverend Luis Cruz dyan sa Bethany Methodist Church, ang kanyang comment ay, good morning po. Thanks God for your ministry, Bishop Lito Tangonan and family. God bless po. Welcome at good morning at pagpalain din kayo lahat ng Panginoon dyan. At mula kay kapatid Ernestina Manusig Cabico dyan sa Kurba, Bungabong Nueva Ecija, ang kanyang comment ay, good morning po and God bless. Good morning din. God bless you all, your family. At gayon din ang Reverend Baby Bulgado dyan sa Dipar United Methodist Church, Caloocan City, ang kanyang comment, good morning, thank you, God, sa Ride On Ministry, God bless, Bishop Lito Tangonan, thank you very much, God bless you and your family, at gayon din yung ministry mo, mula kay Jacqueline G. Canlas, wherever you are, sa Pilipinas, o saan man dako, ay pagpalain kayo ng Panginoon, ang kanyang comment ay, praise the Lord, a million shout out of praise the Lord. Amen sa Panginoon. At mula kay kapatid na Oma Inyang Torres, mula dyan sa Bethel Methodist Church, Dinalupihang Bataan, ang kanyang comment ay, God bless you po. God bless din sa inyo ang iyong pamilya at gayon din sa church dyan. Mula kay Reverend Rudel Serrano ng Luke 418 Methodist Church, dyan po sa Caloocan City, ang kanyang comment ay, God bless po Bishop Lito. Gayon din po sa inyo, Pastor, sa iyong pamilya at sa ating kongregasyon dyan. At gayon din kay Reverend Dr. Jimmy Sembrano ng Mount Pisgah United Methodist Church sa Bacoor City, Cavite. Ang kanyang comment ay, Amen, Amen, Amen sa Panginoon. God bless your family. At gayon din yung ministry mo mula kay kapatid na Arnold Raon doon sa Tondol, Anda, Pangasinan. Ang kanyang comment ay, good morning po. Good morning din sa inyo. Pagpalain kay lahat ng Panginoon. Gayon din sa church natin dyan. At added comment from Ernestina Manusig Cabico. Amen sa Panginoon. At mula kay kapatid na Susan Capili ng church sa By the Highway, City of Bacoor. Ang kanyang comment ay, Amen sa Panginoon. Amen. God bless you, Capili family. Gayon din ang CBDH. At mula kay kapatid na Pilar Bahe Balilla Sagon. At ang kanyang comment ay, Amen. Saan ka man naroon, ay pagpalain ka ng Panginoon. Gayon din yung pamilya. Kumusta kayo lahat dyan sa Aurora Province? At gayon din mula kay kapatid na Shelito de Guzman. Ito ay mula sa Bataan. At ang kanyang comment ay through emoji, tatlong prayer na image ng prayer. Kaya purihin ang Panginoon, Jose Lito de Guzman. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. At gayon din itong mga kapatid natin na mayroon pong comment dito sa karugtong ng episode 26.5 na mayroon na rin point 1 na atin din pong tutugay-gayan sa pagkakataon na ito. At purihin natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat ang Diyos na ito ay patuloy na talaga naman nagpapaabot ng ibayong pagpapalakas sa bawat isa sa atin. At atin din pong binabati ang Mark Cyril Asuncion. Ano po? Aking kababasa dito. At ito po ay anak ng ating kapatid na Cynthia Asuncion. Kaya pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. At gayon din itong comment na ito ay mula kay kapatid na Anatolia Apan de la Cruz. Ang kanyang wave at kanyang panunood. Maraming salamat po. God bless you and your family and your place. At gayon din po ang wave ng ating Reverend Baby Bulgato. Pagpalain kayo ng Diyos. At mula kay Dr. Patricinio Boyet Saranilla dyan sa Galilee Methodist Church ng City of Palayan, Port Magsaysay.
Ito ang kanyang comment. God bless Bishop Lito. Salamat po sa Ride On Ministry. At sa Panginoon. Kaya pagpalain kayo ng Panginoong Diyos at God bless Serenilla family at gayon din sa inyong lugar at gayon din po sa mga kapatid natin na hindi po nagpaabot ng kanilang comment pero sila po ay ating nakasama at gayon din ng kapatid na Leonardo Cabrera Pastor Leonardo Cabrera Balot at gayon din ng kapatid na Junior Yoli Niedo at gayon din ang kapatid na Susan Salanga, kapatid na Lisa Santos Atamayo at gayon din ang kapatid na Tessa Chanco, Reverend Dr. Joel Suarez at gayon din ang Joel Suarez at gayon din ang Sir Lito Uranza at si Elnora Flores at gayon din po ang kapatid na Jennifer Genesa at gayon din ang kapatid na Amelita Mercado Texon at gayon din po ang kapatid na Joy Santos at gayon din po ang kapatid na Reverend Sunny De La Peña at ang kapatid na Ruena Santiago, Reverend Abet Villas Endon at gayon din po ang Reverend Mamerto Dalaposa Reverend Federico Escruz Jr. at gayon din ang kapatid na Cora Pascual, ang kapatid na Aretz Esconde, at gayon din ang dikotis Maribet Danug Palmihar, Reverend Conrado Cruz, at gayon din pong kapatid na Corazon Navarro, at dikotis Angelita Laporga. Maraming salamat pala sa Laporga and family sa inyong what's a party na inyong ginawa dyan sa Pangasinan at inyo pong nilive yung ating gawain kahapon. Ano? Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos at gayon din ang kapatid na Reverend Alexander Bacon at gayon din ang kapatid na Pastor Belgium Parchamento at ang kapatid na Jeremias Raimundo Tangonan at ang kapatid na Deaconess Marie Cortez, ang kapatid na Nyevelin Cabico Biray, at gayon din ang kapatid na Delphine Amgao, at kapatid na Venus Manawat Sabatin. At gayon din ang kapatid na Doris Santos de Guzman, at gayon din po ang kapatid na Ochi Rueda. At gayon din po ang akin nakikita na picture dito ng mag-asawang Chody and Lolit Palma na nandun sa ibayong dako. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya maraming salamat po sa ating patuloy na pagtugay-gay at pag-iisa sa ating Ride On Ministry. And may the Lord Jesus Christ continue to bless you all. And the continuous blessing and salvation and the love of God through Jesus Christ and the indwelling of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Kung kaya't ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan ay pansamantalang nagpapaalam sa atin upang tayo po bukas alas 10 ng umaga para po sa ating pagdiriwang ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya't ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, and Ride On with the sound of praise, worship, and prayer. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya patuloy po tayo na magpanalanginan at magpalakasan sa isa't isa. At patuloy po tayo na nagpupuri at hindi nagsasawa na ating pong talaga naman na ibinibigay ang pinaka-the best na pagpupuri natin at pagsamba natin at gayon din ang ating talagang pagbibigay ng papuri at walhati sa buhay na Diyos na siyang ating nakakasama sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na. Kaya lagi nating alalahanin na
kahit na sa ganitong panahon ng community enhanced community quarantine ay patuloy na tayo po ay palagi na lamang kumakapit sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po ay kasama din natin ang kapatid na Cora Pascual. Ano po? Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo magkaisa. Ang suliranin dagling mapaparam at may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng utos ng enhanced community quarantine. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapaparam at may bagong buhay. Amen sa ating Panginoong Diyos. Merong darating na bagong buhay na ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya't patuloy po natin na i-claim na darating ang malapit ng panahon na itong COVID-19 ay magkakaroon ng kawakasan. In the mighty name of Jesus Christ, kung kaya, babay po sa inyong lahat. To God be the glory at papuri lagi sa ating Panginoong Diyos. God bless us all more.